Humarap sa pagdinig ng Senado hinggil sa extrajudicial killing sa bansa ang umano'y dating miyembro ng Double Death Squad na si Edgar Matubato. Ayon kay Matubato, karamihan sa mga pagpatay na ginawa ng kanyang grupo ay utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay mayor ng Davao City. Inutusan umano sila ng dating alkalde ng Davao City na dukutin at patayin ang mga tauhan ni dating House Speaker Prospero Boy Nograles nang maglaban sila ni Pangulong Duterte sa pagka-alkalde noon. Ang kay Matubato, nakukonsensya na umano siya sa kanyang mga nagawa kung kaya't lumabas na siya para magsalita. Patayin ang mga Muslim matapos ang pambobomba sa simbahan sa Davao noong 1993. Dinukot din umano nila sa Samal Island ang hininalang international terrorist na si Sally Macdum. Sinapchap di umano nila ang katawan nito at inilibing sa quarry site. Samantala, nagkaroon ng pagdududa sina Senador Ping Lacson at Senador Alan Peter Cayetano sa kredibilidad ng umano'y dating Davao Death Squad member na si Edgar Matubato na ipinresenta bilang witness sa pagdinig kaugnay sa extrajudicial killing sa bansa. Tahas ang di sinabi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na wala siyang alam na may Sally Macdum na isa umanong international terrorist na pinatay sa Davao. Ang ulat mula kay Marita Moahe. Isang witness na umaming dati siyang miyembro ng Davao Death Squad at marami na umanong napatay ang iprinisinta ni Senator Leila De Lima, chairwoman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ayon kay Edgar Matubato, miyembro siya ng CAFGU Scout Rangers simula noong 1982. At nung manalo umano bilang mayor ng Davao, ang ngayon ay si Pangulong Rodrigo Duterte ay binuo ang pinangalanan niyang Lambada Boys, isang liquidation squad na may 7 miyembro. Inutusan umano sila ni Mayor Duterte na magmasaker ng mga Muslim. Pakinggan natin ang pahayag ni Edgar Matubato. Gusto kong mabigyan ng katarungan yung nagawa ko, yung nagawa kong mga kasalanan ng kumatay ako ng mga tao. Balikan po natin muli ang ulat ni Marita Moahe patungkol sa naging testimonya ng umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato sa naging pagdinig sa Senado hinggil sa extrajudicial killings. Narito ang ulat. Salamat, Cassie. Nagkwento ang presentang witness ng Senate Committee on Justice and Human Rights na si Edgar Matubato nang ipinagawa umano sa kanilang mga pagpatay noong panahon na nasa o siya ay miyembro ng Davao Death Squad. Inutusan umano sila ng, na mag-massacre ng mga Muslim matapos na bombahin ang katedral sa Davao. Kasunod nito ay isang international terrorist naman ang dinukot nila umano sa Samal Island at pinatay. Noong taong 2010, 4 na tauhan umano ni Prospero Nograles ang ipinadukot at ipinapatay rin sa kanila. Ito umano ay nagugat sa kadahilan ng tumakbo si Nograles na mayor at nakalaban ni Duterte. Taong 2007 naman ang ipakain pa umano nila sa buwaya ang kanilang dinukot at pinatay na tao. Isang June Barsabal din ang kanilang iniligpit noong namang taong 1993. At noong 2009 sa pag-iimbestiga sa Davao Death Squad ay naging target din nila umano maging si Senator Leila De Lima na siyang secretary ng Department of Justice noon. Taong 2014 ay pinatay umano si Richard King dahil sa nakaribal ni Paolo Duterte na anak ni Pangulong Duterte dahil sa isang babae. Huminto umano siya at gusto nang humiwalay sa grupo noong 2013 kung kaya't sa kanya pinaako ang pagpatay kay King. Tinorture pa umano siya ng kanyang mga kasama. Dito ay nagsimula na siyang magtago dahil natakot na siya para sa kanyang buhay. Ang mga pinapatay umano nila ay tinatapon sa dagat, pinapalabas na salvage o di kaya ay chinap-chap at nililibing sa isang quarry na pag-aari ni SPO4 Bing Laod. Kung minsan ay sa isang bakanting lote na pag-aari ng Gaisano. Nakukonsensya naman na siya sa kanyang mga nagawa kung kaya't lumabas na ngayon upang magsalita. Napag-usapan din ang pagbibigay sa kanya ng proteksyon, gayunpaman sa ngayon ay nasa pangangalaga ito ng Senado. Nagkaroon naman ng bahid ng pagdududa sa iprinisentang witness na ito dahil sa nang magtanong si Senator Ping Lacson dito upang i-test ang credibility nito ay tahasang itinanggi ni
PNP Chief Ronald De La Rosa, nakakilala niya ito. Sinabi ni Senator Lacson ang kahalagahan na ma-establish ang credibility ng witness dahil siya mismo ay personal na naranasan na mapagbintangan. Nang tanungin naman si PNP Chief De La Rosa tungkol kay Matubato, tahasang itinanggi na kilala nito ang witness. Sa katunayan ay unang beses pa lamang niya umano itong nakita at naririnig lamang niya ang pangalan noon na isang terador sa Davao. Dinagdag pa ng PNP Chief na wala siyang alam na Sally Macdum na international terrorist na pinatay sa naturang probinsya. Samantala, itinas din ni Senator Tito Soto ang kalagayan ng mga biktima ng mga kriminal na gumagamit ng bawal na gamot. Tinanong niya ang Commission on Human Rights kung tinitingnan din ba nila ang mga ito na ayon sa kanila, simula lamang ng Enero ng taong ito ay umabot na ng 1,350. Sa bahagi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ay tinanong niya si Matubato sa totoong layunin nito ng kanyang paglabas o kung bahagi lamang umano ito ng plano na patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan lang muna ating ulat. Balik sa iyo, Kathy. Maraming salamat, Marita Muahir. Ako po si Kathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.